Testing 4x2 single cab black color. Grabe mo po ang dagan. Ay, tip top ito. So, bida, may gitin. Inin. At ako, klaro kayo mo ito po. What man? Ay, swaso na itong kwa, no? Sundan. Naluya si madam, right, for today's video, ang atong ipakita is kining Kia Bongo 3 na 4x2 and single cab lang ni siya, guys. And for 4x2 man siya, so ang unahan nga tire is dako, then sa likod is gamay. So the size of the tire in front is 15. And sa likod is 12. Yan. Then, as you could see on the unit, very loaded siya na set up. So, na siya is loaded stickers, na mudguard, na side grill, na siya ay chrome accessories, na step board, na bumper, tapos na po siya kinatawag na itong canopy, and na po chair with foam under the canopy, tapos na po yung trapal. Yes. So very unique siya kay single cab lang siya, then natay canopy. Ang size nga canopy nga itong gigamit is 7.3 feet. Then the cargo box of this unit is 10 feet. So as you could see na siya ay sobrang gamay, no. So dili siya full canopy ang setup sa itong unit. Then sa gilid natay blue, green and red na clearance light. Tapos color ani is pure black. Yes. Then, of course, let's go on the specs of the unit. Ang makina ni guys is J3 3.0. So, dako-dako ang makina. J3 3.0, tapos intercooler turbo. Tapos, mo na yung sulod siya, ha? Yan, mo na yung ceiling. Hindo kayo. Then, we have leather seat cover. Yan. Tapos, as ang nakayos ani niya is that this is not converted compared to now made in Japan. So since this is a Korean surplus, as is na ang steering wheel niya, so hindi na siya nabago. Yan. So kung ano yung pwesto ng steering wheel from Korea,
the same with us here in the Philippines. Yan. So, muna ang sulod sa itong Kia. Tapos, let's go on the front side. Yan. As you can see on the flag, na siya yung Japan flag and New Zealand. New Zealand muna, sorry. Wala na siya yung flag. So, Aguila. So, dili halata nga abroad ang itong customer. So, most of the other chassis, maling sa ilang mo pwesto. Kita na itong riyan. So, yan lang guys. Please continue on watching. Bound for the Polog. May nga ng cases, dapat every 6 months kita mag-run. Pero kung gamit kay Permanente, every 5,000. Ano siya? Tapos, ang change sa fuel filter is every 10,000 kilometers. Ang oil filter, every 5,000. Ang fuel filter is every 10,000. Pati na mga gear oil, mga tanan-tanan nga mga oil. Sa transmission na na. Tapos, napag-midriya mga gibutang riabot na bawal sa unit.